Sabi nila, maraming bulag sa pag-ibig. Kapag daw sobrang mahal mo ang isang tao, wala kang nakikitang mali sa itsura o kilos nito. Handa kang isakripisyo ang lahat, makamit lamang ang atensyon, oras at pagmamahal niya. Ngunit, hanggang saan nga ba ang nararating ng pagkabulag sa pag-ibig? Naniniwala ka ba na magdudulot ito ng isang karumaldumal na krimen? Tara at samahan niyo akong alamin ang isa na namang kasuklam-suklam na kwento. Myla's Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Si Elizabeth Lillian Vasquez Marin ay ipinanganak noong taong 1967 sa bayan ng Cajamarca sa Hilagang Kanlurang, Peru. Ang kanyang mga magulang ay sina Ernesto Vasquez at Maria Marin. Siya ang panganay sa anim na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay may simpleng pamumuhay, ngunit nagsikap ang mga ito na matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak, lalo na sa kanilang edukasyon para magkaroon ang mga ito ng pagkakataon na mas magandang buhay. Ang pamilyang Vasquez ay palakaibigan at may masayang buhay. Mula sa murang edad, tumutulong na si Elizabeth sa kanyang ina sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Isang mahusay na mag-aaral din siya at nakapagtapos ng pag-aaral na may karangalan. Madali rin siyang nakapasok sa prestihiyosong universidad sa Faculty Law and Economics. Habang nasa universidad, nakilala niya ang isang binata na nagngangalang Alejandro Mendez Espino, na nag-aaral din ng abogasya at kilala bilang isa sa mga nangungunang estudyante sa kanyang klase. Isang romantikong relasyon ang mabilis na nabuo sa pagitan ng dalawa na mabilis ding lumago at opisyal silang ikinasal noong 1987 bago pa man sila nagtapos sa universidad. Sa simula pa lang ay inaprubahan na ng mga magulang ni Elizabeth ang naging desisyon niya at masayang tinanggap ang kanilang manugang sa pamilya. Si Alejandro ay isang seryoso, matalino at mataas ang pangarap. Noong una, ang bagong kasal ay nakatira sa bahay ng pamilyang Vasquez. Ngunit pagkaraan ng anim na buwan, nang mabuntis si Elizabeth, nagpasya silang lumipat at bumukod ng tuluyan. Humigit kumulang isang taon matapos ang kanilang kasal noong 1998, ipinanganak ni Elizabeth ang naging kaisa-isa nilang anak. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak, parehong pangalan ang ibinigay niya dito katulad ng sa kanya, Elizabeth Espino Vasquez. Ang batang ito ay tinatawag din nilang Ilita, na naging sentro ng atensyon para sa lahat ng kanyang mga kamag-anak. Naging maganda rin ang karera ng mag-asawa at patuloy na umunlad. Di nagtagal, nagpa siya silang lumipat sa kabisera ng Peru sa Lima. Noong panahong iyon, si Alejandro ay nabigyan ng oportunidad para sa posisyon bilang prosecutor sa isang anti-corruption department. Si Elizabeth naman ay nagbukas ng kanyang sariling legal consulting firm. Pareho silang nagtrabaho na tila hindi napapagod para sa kapakanan ng kanilang anak. Ngunit kapalit naman nito ay ang kawalan nila ng sapat na oras para mailalaan sa kanilang anak na babae. Noong una, kumuha sila ng mag-aalaga sa kanilang anak, pero hindi rin naging maayos ang serbisyo nito. Nagpasya si Elizabeth na paalagaan ang kanyang anak sa kanyang mga magulang sa Cajamarca. Mabilis namang pumayag sina Maria at Ernesto at labis na natuwa dahil pansamantalang makakasama nila ang kanilang apo. Ang kanilang bunsong anak na si Giovanna, tita ni Ilita, ay matanda lamang sa kanya ng ilang taon. Kaya agad silang nagkasundo na parang silang magkapatid lamang. Ang kakulangan ng oras ni Alejandro at Elizabeth sa kanilang anak ay tinutumbasan nila ng pagbibigay kay Ilita ng mga material na bagay. Binibigyan nila ito ng maraming regalo sa tuwing bibisitahin siya sa bahay ng kanyang lolo at lola.
Ang pananatili ni Elita sa kanyang mga lolo at lola ay umabot ng ilang taon at nagpa siya nga ang kanyang mga magulang na ibalik na siya sa kanilang tahanan sa Lima noong siya ay nagsimula ng mag-aral. Ang biglaang pagbabago sa kapaligiran ay nakaapekto ng lubos sa batang si Elita. Matagal na panahon ang kanyang ginugol upang makasabay sa buhay sa abala at maingay na kabisera, kumpara sa dating tahimik na probinsya na tinitirahan niya. Si Elita ay isang tahimik at mabait na bata. Nagsikap siyang maging mahusay sa pag-aaral, pati na sa larangan ng musika at sa mga banyagang wika. Ang relasyon sa kanyang mga magulang ay masasabing mapayapa at puno ng tiwala. Sinubukan rin ng kanyang mga magulang na magsikap na mabayaran ang ilang taong hindi sila nagkasama ng kanilang anak. Nais din ni Elizabeth na hindi lamang maging isang ina dito, kundi pati na rin maging matalik na kaibigan ni Elita. Isang taong maaari niyang ibahagi ang lahat ng bagay, pati na ang kanyang mga sikreto. Nanatili ang ganitong napakalapit na relasyon ng mag-ina hanggang sa 15 taon si Elita. Mabilis na nagbago ang pagkatao ni Elita. Naging bastos ang kanyang pag-uugali, madalas na magalit at hindi rin siya nakikinig sa kanyang mga magulang. Nawalan na rin siya ng gana sa pag-aaral, napapasama na rin siya sa mga taong may masamang impluwensya at ang pinakamasama sa lahat ay nagsimula na siyang magnakaw ng pera mula sa kanyang mga magulang. Sa kabila nito, gumagawa pa rin ng iba't ibang paraan si Elizabeth at sinusubukang kumonekta sa kanyang anak. Umaasa siya na ang pagbabagong ito kay Elita ay isang panandalian lamang at dulot lang ng pagiging teenager. Gayunpaman, si Elita ay madalas na nagsisimula ng mainit na pagtatalo laban sa kanyang ina na nagtatapos sa kanyang pagwawala at pag-iyak. Sa tuwing nag-aaway ang mag-ina, nananatiling neutral lang si Alejandro. Ngunit kapag ginusto ni Elita ang kanyang pangingialam, madalas na siyang pumapanig sa kanyang anak. Labis pang nasasaktan si Elita sa tuwing ikinukumpara siya sa kanyang matalino, maganda, matagumpay at masipag na ina. Tila ba, si Elita ang kumpletong kabaligtaran ng kanyang ina sa bawat aspeto. Inilarawan si Elita na hindi kagandahan, sobra sa timbang, tamad, mainitin ang ulo, madalas na magsinungaling at hindi nag-aatubili na magnakaw. Nakaramdam daw si Elita ng pagka-insecure dahil sa kanyang hitsura, kung kaya sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang magparitoke. Hindi naman siya pinigilan dito ni Elizabeth dahil nga sabik itong ibigay kay Elita ang lahat na nagpapasaya sa kanya. Pinagkagastusan ni Elizabeth ang unang rhinoplasty para sa kanyang anak na babae. At ilang taon pagkatapos nito, marami pang mga operasyon ang pinagawa ni Elita sa kanyang mukha. Makalipas ang 20 taon ng ikasal sina Alejandro at Elizabeth, taong 2007, nagpa siya silang maghiwalay. Si Elita, na 18 taong gulang na sa panahong iyon, ay labis na nagalit sa paghihiwalay ng kanyang magulang. Sinigawan, ininsulto at sinisi niya ang kanyang ina dahil naniniwala siya na si Elizabeth ang may kasalanan sa paglayo ng kanyang ama. Nagsimulang mamuhay ng magkahiwalay sina Alejandro at Elizabeth. Napagkasunduan naman nila na si Elita ay mananatili sa bahay ng kanyang ina. Patuloy silang nagkaroon ng matinding pagtatalo at sa bawat pagkakataon, tinatawagan ni Elita ang kanyang ama habang umiiyak. Nagmamakaawa na kunin siya nito. Gayunpaman, si Alejandro ay mayroon na ring bagong kinakasama at hindi nito nais na tumira si Elita sa kanila. Sinabi niya na lang kay Elita na makipagkasundo sa kanyang ina at maghintay hanggang matapos niya ang pag-aaral sa unibersidad para makapagsimula na siya ng isang malayang buhay. Sa kabila ng kanyang hindi magandang mga grado, pagiging mayabang at pangit na personalidad, tiniyak pa rin ng kanyang mga magulang na ito ay makapasok sa isang law faculty sa isa sa pinakaprestihiyosong universidad sa Peru. Ang edukasyon dito ay magastos, ngunit ang kanyang ama at ina ay nagpa siya na pagkagastusan ang edukasyon ng kanilang nag-iisang anak.
Si Elita ay nagkaroon ng iba't ibang kasintahan bago niya makilala ang lalaking talagang magiging malaking bahagi, hindi lang ng buhay niya, kundi pati sa buhay ng kanyang ina. Nang si Elita ay 19 na taong gulang, masasabi na siya ay tunay na umibig sa unang pagkakataon. Nagsimula ang lahat nung isang umaga ng araw ng Linggo sa isang simbahan. Nakilala niyang isang kaakit-akit na binata na nagngangalang Fernando Gonzalez. Sa buong panahon sa misa ng simbahan, hindi raw maalis ang tingin ni Fernando kay Elita. Pagkatapos nito, nilapitan niya nga si Elita para makipagkilala. Para sa dalaga, si Fernando ay tila isang prinsipe, gwapo at may kaakit-akit na boses. Inanyayahan niya si Elita para magkape at makapag-usap. Pero lingid sa kaalaman ni Elita, ang ipinapakita pala ni Fernando ay isa lamang pagpapanggap dahil lagi pala talaga itong naghahanap sa mga simbahan ng kanyang mga bibiktimahin. Ang mga target niya ay mga bata pa na may magandang pananamit at may mamahaling kotse. Sa maikling salita, mga babaeng mayayaman. Pagkatapos niya mahanap ang bibiktimahin, gagawa siya ng paraan para makipag-ugnayan dito. Ang kanyang gawagawang kwento ay iikot tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata. Siya raw ay galing sa isang malaking pamilya na inabandona ng kanilang ama. Dahil daw dito, siya na ngayon ang sumusuporta sa kanyang ina at mga kapatid sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang trabaho. Kasabay naman ito, ang mayaman at walang muwang na mga batang babae ay makakaramdam ng awa sa kanya at magbibigay ng pera. Nagagawa niyang mapanatili ang isang mayamang kasintahan sa loob ng ilang buwan. Pero iniiwan din siya ng mga ito kapag natuklasan nila ang katotohanan na si Fernando ay isa lang talagang walang trabahong tamad na lalaki na mahilig mabuhay ng marangya. Madali namang nahulog si Elita sa bitag ni Fernando dahil nga siya ay walang kumpiyansa sa kanyang itsura at laging itinuturing ang kanyang sarili na hindi kaakit-akit. Hindi siya makapaniwala na napansin siya ng ganong kagwapong lalaki at handa na siyang ibigay sa kanya ang lahat ng meron siya o mas tamang sabihin na handa niya nang ibigay ang lahat na meron ang kanyang ina. Ipinaalam naman ni Elita sa kanyang ina ang tungkol sa bagong pag-ibig na nahanap niya. Dahil nga ito ang unang pagkakataon na nagkukwento si Elita kay Elizabeth tungkol sa ganitong bagay sa loob ng maraming taon, naisip ni Elizabeth na ito na ang pagkakataon para ayusin ang kanilang relasyon. Gayun din, dahil nakilala ni Elita ang lalaki sa simbahan, ipinagpalagay niya na ito ay mabuting tao. Sa unang pagkikita, nagawa ni Fernando na mag-iwan ng magandang impresyon kay Elizabeth. Ikinuwento ni Fernando ang kathang isip niyang kwento sa buhay at naniwala naman si Elizabeth. Naisip niya pa na ang katulad ni Fernando na mabait na bata ay karapat dapat na matulungan. Napagkasunduan nila na magrerenta ng apartment si Fernando at si Elizabeth na ang bahalang magbayad ng 70% sa buwan ng upa niya. Siya rin ang nagbayad ng tuition fee ni Fernando sa isang business school at nangako na bibigyan ito ng trabaho sa sarili niyang kumpanya. Nagpanggap naman si Fernando na siya ay sobrang nagpapasalamat nang tanggapin ang alok sa kanya. Gayunpaman, wala siyang interes na mag-aral at para sa kanya, ang pagpunta sa universidad ay nakakainip at ayaw niya rin na magtrabaho. Ang tanging nais niya lang ay magsaya at gumastos ng pera ng ibang tao. Masaya siyang lumipat sa inuupahang apartment, ngunit hindi kailanman siya nagbayad ng kanyang parte sa upa. Lagi niyang sinasabi na wala siyang pera at nangako na babayaran niya ang parte niya sa upa kapag siya ay nagkapera na. Pero hindi nagtagal na pag-alaman ni Elizabeth na si Fernando ay makailang beses lang pumasok sa universidad, pagkatapos ay nag-drop out na rin ito.
nagkaroon ng seryosong pag-uusap si Elizabeth at si Fernando. Nagpanggap naman si Fernando na nagsisisi sa kanyang ginawa, kaya nagpasya si Elizabeth na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon at pinagtrabaho ito bilang courier sa kanyang kumpanya. Sa kanyang pinakaunang araw pa lang sa trabaho, hindi niya nagawang makumpleto ang isang simpleng gawain. At ang lahat ng empleyado na ipinagkatiwala sa kanya ang mahalagang dokumento ay lubos na naging abala dahil sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng lahat ng reklamo kay Fernando, tila ba nauntog si Elizabeth at napagtanto na ang lalaking ito ay binighani lamang ang kanyang anak para pirahan ito at matustusan ang kanyang sariling mga pangangailangan. Wala siyang balak mag-aral o magtrabaho. Sa pagkakataong ito, pinagbawalan niya na si Elita na makipagkita kay Fernando na nagdulot ng sobrang galit at sama ng loob ng kanyang anak. Inakusahan niya ang kanyang ina na pilit nitong sinisira ang kanyang buhay at inaalis ang kanyang kaligayahan. Ayaw niya ring makinig sa kanyang ina at iginiit na ipagpapatuloy ang pakikipagkita kay Fernando. Matapos mabigong paghiwalayin ang dalawa, nagpa siya si Elizabeth na ilipat muna ang kanyang anak na babae sa bahay ng kanyang mga magulang at nagbabaka sakali na kapag hindi na makita ni Elita ang kanyang kasintahan sa loob ng ilang buwan, mawawala ang nararamdaman nito para sa lalaki. At si Fernando naman ay makakahanap na ng isa pang mayaman na bibiktimahin. Sa kasamaang palad, mali ang naisip ni Elizabeth. Patuloy na nakipag-usap si Elita sa kanyang kasintahan sa pamamagitan ng mga tawag at social media. At lalo lamang lumala ang sama ng loob niya sa kanyang ina. Kinailangan na ni Fernando na umalis ng inuupahang apartment matapos tanggihan ni Elizabeth na bayaran ito. Pero nakahanap pa rin siya ng isang mas maliit na apartment at sa pagkakataong ito, si Elita naman ang nagbabayad na galing din naman sa pera ng kanyang ina. Si Elita ay walang problema sa pera dahil nga siya ay isang spoiled na anak at malayang nagagamit ang ilan sa mga account ng kanyang ina. Nang matapos ang summer break at muling nagpatuloy ang pasok niya sa universidad, agad na pinuntahan ni Elita ang kanyang kasintahan na muling humingi sa kanya ng pera. Agad naman siyang nag-withdraw ng malaking halaga sa isa sa mga bank account ng kanyang ina. Nang malaman ito ni Elizabeth, kinumpronta niya agad si Elita kinagabihan. Pagkatapos ay nagpasya siya na pagbawalan ang pag-access ni Elita sa kanyang mga account. Simula noon, nagbibigay na lamang siya dito ng isang maliit na lingguhang allowance para sa mga personal niyang gastusin. Ang desisyong ito ay lalong nagpaigting sa galit ng kanyang anak. Halos hindi na sila nakakapag-usap ng maayos, sa halip ay puro argumento na lamang. Ang mga pagtatangka ni Elizabeth na makipag-ayos sa kanyang anak ay nababaliwalang lahat. Walang kaalam-alam si Elizabeth na isang nakakatakot na bagay na pala ang nag-aabang sa kanya. Isang araw, habang nasa isang romantic date sina Elita at Fernando, biglang nagalit ang lalaki dahil hindi na ibigay ni Elita ang pera na hinihingi niya. Galit na galit ito kay Elizabeth at sinabi niya pa na madamot ito dahil sa kabila ng yaman ito, hindi niya man lang daw mabigyan ng pera ang kanyang nag-iisang anak. Pagkatapos nito ay binigyan niya ng ideya si Elita na kapag nawala raw si Elizabeth, ito na ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ina at maaari na silang mamuhay ng marangya. Ang kakilakilabot na ideyang ito ay talagang tumatak sa isipan ni Elita. At bawat araw ay tumaas ang kagustuhan niyang gawin itong totoo. Lalo na't bukang bibig niya palagi sa ibang tao kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang ina at sinisisi niya ito sa lahat ng kanyang mga problema. Nagpapantasya din daw siya kung gaano kaganda ang kanyang buhay kapag ang kanyang ina ay nawala na. Hindi nga nagtagal, nagsimula na ang magkasintahang gumawa ng isang malagim na plano. At ito nga ay ang tungkol sa pagpatay kay Elizabeth. Nung panahong iyon, si Elizabeth ay may halos 3 milyong dolyar sa kanyang mga bank account. Nagmamay-ari ng isang matagumpay na negosyo na maaaring ibenta.
isang malaking bahay, ilang mga kotse at merong ding life insurance na napakalaking halaga. Ang lahat ng ito ay mamanahin ng kanyang nag-iisang anak na si Elita sakaling siya ay pumanaw. Pero tila nakaramdam din ng panganib si Elizabeth nang hindi nakipaghiwalay ang kanyang anak sa mapanlin lang na si Fernando at may negatibong impluensya rin kay Elita. Dahil dito, si Elizabeth ay gumawa ng isang testamento na nagsasaad na sakaling bigla siyang mawala o pumanaw, ang lahat ng pera at ari-arian niya ay dapat na mapunta sa kanyang ama na si Ernesto Vasquez. Nagawa niya pang bisitahin ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanila ang kanyang desisyon. Habang nangyayari ito, binalak naman ni Elita ang pagdukot at pagpatay sa kanyang sariling ina at ipinagawa ito sa mga kriminal na kailanman ay hindi mahuhuli ng mga pulisya. Nagpasya sila ni Fernando na ihire ang isang lalaki na nagngangalang George Carnejo Ruiz at nangangakong babayaran siya ng malaking pera para sa kanyang mga serbisyo. Tinanggap naman niya ang alok ng walang pag-aalinlangan. Noong 24 ng Enero taong 2010, ang 21 taong gulang na si Elita ay nakipagkita sa kanyang 23 taong gulang na kasintahan upang tapusin ang plano para sa krimen na magaganap kinabukasan. Nang mga oras na iyon, naiisip niya na kung paano niya gagastusin ang milyong-milyong pera na mapupunta sa kanya. Kinaumagahan, 25 ng Enero, nagpanggap si Elita na may sakit kaya hindi siya makakapasok sa universidad at mananatili lamang sa bahay. Nung umalis ang kanyang ina para pumasok sa trabaho, umaaligid na sina Fernando at George sa labas ng bahay. Nilapitan ni Elita ang gwardya at pinabili ito ng painkillers sa pinakamalapit na butika na 5 minutong lakad lamang ang layo. Nang makaalis na ito, ay dito na pumasok ang 2 lalaki sa bahay at nagtago sa master's bedroom. Pagbalik ni Elizabeth, hinulog ni Elita ang babasaging baso sa kusina. Ang ingay mula dito pala ang hudyat sa pag-atake ng 2 lalaki kay Elizabeth. Pagpasok niya sa kanyang silid, inatake siya ni Fernando hanggang siya ay matumba. Sinumulan siya nitong sakalin habang si George naman ay pinipigilan din si Elizabeth na kumawala. Pero nagawa pa rin ni Elizabeth na makawala at tumakbo palabas sa pasilyo kung saan pinatid at sinipa siya ng kanyang sariling anak sa ulo nang matumba ito. Habang nawala ng malay si Elizabeth, tinalian nila ito. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay nagambala ng isang batang kasambahay na si Maria Celine. Hindi niya nakita ang mga naunang pangyayari at agad din siyang pinapunta ni Elita sa ibang kwarto at kinulong ito upang wala itong makita sa kanilang krimen. Nang magkamalay na si Elizabeth, ang anak na babae, kasintahan nito at ang kanilang kasabwat ay brutal na pinahirapan siya. Sinusubukan nilang alamin ang code sa safe at ang mga password sa bank account nito. Hanggang sa mga oras na iyon, tanging si Fernando ang sinisisi ni Elizabeth sa lahat dahil masamang impluwensya daw ito kay Elita. Nagawa niya rin ulit na makawala, ngunit sa pagkakataong ito ay nilabanan niya na rin ang kanyang anak. Kinalmot at pinagsusuntok niya si Elita, pero pinigilan siya ni Fernando. Samantala, ang galit na si Elita ay sinipa ulit ng malakas ang sarili niyang ina pagkatapos ay kinuha nito ang unan at itinabon sa mukha ni Elizabeth hanggang sa tuluyan na itong tumigil at binawian na nga ng buhay. Pagkatapos ay iginapos nila ang walang buhay na katawan nito. Nilagyan ng duct tape ang bibig at inilagay sa trunk ng sariling kotse para raw ito ay magmukhang isang kidnapping. Pagkatapos ay inutusan ulit ni Elita ang gwardya para bumili ulit ng gamot. Dito, malayang nakaalis ang mga kasabwat gamit ang kotse ni Elizabeth. Kalaunan, pinagbuksan niya na rin ang takot na si Maria Celine. Sinabi niya dito na nag-away sila ng kanyang ina, ngunit nagkaayos naman sila at natulog na ang kanyang ina. Kinabukasan, ang kasambahay na si Maria ay naghahanda ng almusal tulad ng dati. Ngunit, sinabi sa kanya ni Elita
na ang kanyang ina ay pumasok sa trabaho ng maaga dahil sa isang mahalagang meeting. Pagkatapos noon, lumabas ng bahay si Elita para pumunta sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Pumasok siya sa opisina ni Jessica Hipo, matalik na kaibigan at accountant ng kanyang ina. Umiiyak siya at sinabi niya rito na nawawala ang kanyang ina at nakatanggap siya ng kakaibang tawag ng pagbabanta na tungkol sa ransom. Agad namang sinumula ng accountant na i-block ang mga account ni Elizabeth upang maiwasan ang mga mandurukot na ma-access ang mga ito. Inireport niya rin agad ang insidente sa pulisya at saglit na umalis sa opisina. Pagbalik niya ay wala na si Elita at gulo-gulo na ang opisina, na para bang may naghalughog dito at naghahanap ng isang bagay. Maya-maya ay napansin nito na nawala na pala ang last will testament ni Elizabeth. Nalaman na pala ni Elita ang pagbago ni Elizabeth sa kanyang will nang aksidenteng marinig niya ito habang may kausap ang kanyang ina sa telepono. Kinuha na rin ni Elita ang ilan sa mga pera mula sa safe ng kanyang ina. Dumating ang mga pulis at ininspeksyon ang bahay ni Elizabeth. Nagsagawa rin sila ng interview sa anak ng nawawalang babae, pati na rin sa mga empleyado sa kanyang opisina. Pero wala naman silang nakuhang mahalagang impormasyon. Dahil dito, wala silang nailista bilang paunang sospek. Ang mga pangunahing teorya nila sa mga oras na iyon ay isang kidnapping for ransom. Isang araw matapos ang pagkawala ni Elizabeth, iniulat na ang kanyang kotse ay natagpuan na inabandona sa isang bakanting lote sa labas ng bayan. Sa unang tingin ang loob ay walang laman, ngunit nang buksan ng pulisya ang trunk ng kotse, nabigla sila sa natagpuan. Sa loob ay nakahiga ang wala ng buhay na katawan ng isang nawawalang babae na may mga palatandaan ng mga pambubugbog. Ang mga forensic expert ay nabilang ang dose-dose ng mga bugbog, matinding trauma sa ulo at mga marka ng lubid sa katawan ng biktima na nagpapahiwatig na habang ang babae ay nakatali, sinubukan pa nitong matanggal ang pagkakatali. Napag-alaman din na ang sanhi ng pagkamatay nito ay asphyxiation. Ang mga particles ng dugo at balat ay natagpuan sa ilalim ng kanyang mga kuko sa kamay na nagpapahiwatig na siya ay nanlaban sa sospek. Malaki ang maitutulong kapag natukoy kung kanino ang nasabing particles ng dugo at balat. Pagkatapos lumabas ang balita, si Elita ay nagpanggap ulit bilang isang lubos na nagdadalamhating anak. Umiiyak siya, humahagulgol at tila halos wala ng malay. Gayunpaman, sa isinagawang interogasyon ay iba ang pinapakita niyang pag-uugali. Kalmado siya at tila wala itong pakiramdam. Ang mga tanong na imbestigador ay halatang kinaiinisan niya. Bukod dito ay hindi tumutugma ang kanyang testimonya sa una niyang sinabi sa mga pulisya. Nang magpa siya ang mga pulisya, nasuriin ang impormasyon tungkol sa mga tawag mula sa kidnapper at ipadala ang impormasyon sa kumpanya ng cellphone, lumitaw na si Elita ay hindi nakatanggap ng anumang mga tawag mula sa mga ito. Lumabas din na nung araw bago matapos mawala ang kanyang ina, ang madalas na nakausap ni Elita ay si Fernando. Winestyon din ng mga pulis si Fernando. Gayunpaman, ang binata ay sinabi na wala siyang kinalaman at nanatiling tahimik. Ang mga magulang ni Elizabeth ay namahala sa kanyang libing, habang si Elita ay walang pakialam. Ang tanging iniisip lamang niya ay kung paano makakataka sa sitwasyon at manatiling malaya. Ang kanyang ama na alam na ang nangyari ay tinawagan niya at nagkwento siya dito, sinabi na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina at humingi ng tulong sa kanyang ama. Pinayuhan naman siya ng kanyang ama na huwag masyadong magsalita at nangako na ililigtas siya sa kanyang sitwasyon. Kahit na alam niya naman kung sino talaga ang gumawa ng krimen. Gayunpaman, ayaw niyang makulong ang kanyang anak dahil ito ay dudungis sa kanyang reputasyon, lalo na't mayroon siyang mataas na katungkulan sa Justice of Peace and President of the Supreme Court, kung saan kilala siya bilang isang makapangyarihan at iginagalang na tao.
Samantala, sa resulta ng forensic, ang mga particles ng dugo at balat sa ilalim ng kuko ng daliri ni Elizabeth ay napatunayang pag-aari ni Elita. Sinubukan naman ni Elita na magpalusot at sinabi na nagkaroon sila ng isang malubhang away, pero nagkabati naman daw sila agad. Pero walang sino man ang naniniwala sa kanya. Dagdag pa rito ang karagdagang inspeksyon sa kwarto ni Elizabeth na ginamitan ng espesyal na kagamitan ay nagsiwalat na maraming pagpunas ng bakas ng dugo sa buong bahay, kabilang na sa kwarto ni Elita. Napag-alaman din ng mga pulis na nagsisinungaling siya dahil nung una niyang sinabi ay hindi raw siya pumasok sa silid ng kanyang ina. At sa huli, sinabi niya naman na natandaan niya na pumasok siya dito. Ang mga tawag naman tungkol sa ransom ay napatunayan din gawa-gawa niya lamang. Ang patotoo na kasambahay na si Maria ay naging isa ring malaking ebidensya para sa kaso. Ikinuwento niya kung paano sa gabi ng krimen, ikinulong siya ni Elita sa isang silid. Narinig niya raw si Elizabeth na sumisigaw ngunit wala raw siyang magawa. Pagkatapos ng gabing iyon ay hindi niya na muling nakita pa ang kanyang amo. Pero iginiit naman daw ni Elita na maayos ang sitwasyon sa kanilang bahay at maaga lang na pumasok ang kanyang ina sa trabaho. Ang lahat ng mga ebidensya at testimonya na nakalap ng mga kapulisan ay humantong sa pagka-aresto kay Elita at sa kanyang kasintahan na si Fernando. Si Elita ay inaresto sa bahay ng kanyang ina at ang kanyang kasintahan naman ay inaresto sa isang entertainment establishment. Kinaumagahan si George ay inaresto rin matapos siyang ilaglag sa kapulisan ni Fernando na nagsasabing si George ang may kagagawa ng lahat. Si Fernando ang unang nagbigay ng patotoo dahil umaasa itong na ang kooperasyon sa imbestigasyon ay makakatulong sa kanya para makaiwas sa sentensya. Samantalang ang ama naman ni Elita na si Alejandro ay kumuha ng pinakamahusay na mga abogado para sa kanyang anak na babae. Ngunit napagtanto niya rin na ito ay hindi na magagawang makatakas pa sa parusa ng batas. Gayun din, sa mga oras na iyon ay mas ibinuhos niya ang pansin sa mga naiwang kayamanan ni Elizabeth dahil balak niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Maaari niyang magawa ito dahil nawala na ang will ni Elizabeth at ang tagapagmana na si Elita ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Sinabi rin ni Alejandro na hindi naman talaga sila kailanman naghiwalay ng legal ni Elizabeth, kundi namuhay lamang sila ng hiwalay at nananatiling legal ang kasal nila sa mata ng batas. Nagpasya naman si Ernesto Vasquez, lolo ni Elita, na bisitahin ang kanyang apo sa bilangguan upang makausap ito ng personal dahil hindi siya makapaniwala na ang batang pinalaki niya mula pa noong sanggol ay maaaring gumawa ng gayong kakilakilabot na krimen. Gayunpaman, napakayabang pa rin ni Elita. Sinagawan at ininsulto niya ang kanyang lolo at sinabing ayaw niyang makita itong muli. Labis namang nagulat si Ernesto at dinamdam ang pangyayaring ito na humantong sa atake sa puso, kung saan hindi na siya nakarecover at namatay pagkaraan ng 6 na buwan. Hindi napatunayan ng pamilyang Vasquez ang pagkakaroon ng testamento na naiwan sa pangalan ni Ernesto nang mawala ang dokumento sa opisina ni Elizabeth at ang database ng notaryo ay tila tinabaho na rin ni Alejandro upang walang makitang patunay. Mahiwaga ring nawala ang lahat ng dokumento sa nangyaring diborsyo ng mag-asawa na nagbigay kay Alejandro ng karapatan sa lahat ng naiwang kayamanan ni Elizabeth. Sa kabila ng pagtatangka nila Elita, Fernando at George na ilipat ang sisi sa isa't isa, matagumpay na nabuo ng imbestigasyon ang pangyayari sa gabi ng krimen at naging malinaw para sa kanila ang naging papel ng bawat kasabwat sa krimen. Napatunayan din na ang tatlo ay talagang nagtulong-tulong mula sa pagplano hanggang sa pagsasagawa ng krimen. Isang mahalagang papel sa paglilitis ang ginampanang patotoo ng kasambahay na si Maria. Sinabi niya na pinagbabantaan daw siya ni Alejandro at pinilit siya nito na magbigay ng ibang bersyon ng pangyayari. Ngunit tumanggi siya na sumunod dito. Noong Mayo taong 2012,
hinatulan ng korte ang tatlong akusado ng guilty. Sa simula, hiniling ng prosecutors na ang bawat kriminal ay hatulan ng 30 taon na pagkakabilanggo. Umamin naman sa kanilang pagkakasala ang dalawang lalaki. Pero si Elita ay patuloy na nagpapanggap bilang biktima. Sa huli ay nahatulan sina Fernando at George ng 28 taon na pagkakakulong bawat isa. Samantala, naantala naman ang paglilitis kay Elita. Ayon sa kanya, ang mga salarin ay inupahan ng mga kamag-anak ng kanyang ina na sila rin ang may gawa-gawa ng kwento tungkol sa will ng kanyang ina para lamang makuha ang ari-arian at pera nito. Ang kanyang ama naman ay nagsabi rin ng parehong version ng mga kaganapan. Ang pagtatangka nila na ipahayag na si Elita ay may sakit sa isip at madaling mapailalim sa manipulasyon ng mga kriminal ay hindi rin tinanggap ng korte. Ang estratehiyang iminungkahi ni Alejandro ay ipadala ang kanyang anak sa isang psychiatric hospital sa halip na makulong na nagdideklara sa kanyang baliw at walang kakayahan bilang natatanging tagapagmana ng mga ari-arian ng kanyang asawa. Sa wakas, noong Disyembre taong 2012 ay hinatid na ng korte ang huling hatol nito. Si Elita ay nabigyan ng pinakamataas na termino na 30 taong pagkakabilanggo. Hanggang sa ngayon, si Elita at ang kanyang mga kasabwat ay nagsisilbi sa kanilang mga sentensya sa bilangguan. Tungkol naman sa pinagtatalunang mana, nananatiling hindi alam kung kanino ito mapupunta. Si Alejandro naman ay binawian na rin ng buhay noong taong 2021. Ang pamilyang Vasquez ay hiniling ang pagtanggal kay Elita sa mga tagapagmana at ngayon ang tanging naiiwang na tagapagmana ay ang ina na lamang ni Elizabeth. Napakasakit tanggapin ang sinapit ni Elizabeth na wala namang ibang ginawa upang magtrabaho at magsumika para sa kinabukasan ng kanyang anak. Nakakalungkot na tila pera lamang ang nakikita sa kanya ng kanyang anak at asawa. Totoo nga ang kasabihan na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Wala akong masabi sa pag-uugaling meron si Elita dahil kahit sa huli ay hindi ito nagpakita ng pagsisisi. Sana balang araw ay totoo siyang magdusa sa lahat ng kanyang pagkakasala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Story.